Hotel ay nangyari at nagana noong panahon po na ang mga Israelites ay nagkaroon ng kalayaan sa 7 taong pakikipaggera sa lugar po ng Kanaan. And even before Canaan wars, galing po sila sa Egypt. Are you with me? They were servants and slaves in Egypt, and Moses led them to go out in the Exodus time. Alam po natin na nakasanayan po ng kanilang mga magulang ang mga Diyos-Diyos sa Egypt. Yung gods of Egypt. Meron pong stories about the gods of Egypt. Mga Diyos-Diyos po ng Egyptians. There is a god of flight. There is a god of frogs. There is a god of agriculture. There is a god of beauty. There is a god of the sun. And even their very king is also their god, the Pharaoh. Ngayon, lumipat po sila at nagkaroon po sila ng pag-travel. For 40 years, they traveled in the wilderness. And on every city, there were gods. Sa bawat sudan po, may sinasambang Diyos-Diyosan yung mga nanadaanan po nila. Are you with me? May mga Diyos-Diyosan po. At ang karaniwan po na Diyos-Diyosan sa Canaan ay si Baal. Pag marami, Baalim. Meron pong sinasamba sa Queen of Heaven, si Ashtoreth. Meron pong silang sinasamba na sinusunog yung anak, si Molech. Okay? Meron pong silang sinasamba na tinatawag po nilang tatay ni Baal, si El. Okay? Meron din silang mother and child worship. Yung nakikita po natin mga estatwa ngayon. Meron din po sila noon, si Tammuz at saka si Ishtar, yung kanyang nanay. There are so many gods in those land. And even in the land of Canaan, there are so many gods there. And after all the wars and all the influences of gods, Joshua said, "And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve. Whether the gods which your father served that were on the other side of the flood is the river, or the gods of the Amorites, yung ngayon, yung mga nilabanan natin, yung mga Diyos-Diyosan nila. Mamili kayo kung masama sa inyo maglingkod sa Diyos. I will repeat this, and I said this, I think, a year ago. When you don't serve God, you're serving another. Are you with me? You don't say you don't serve God and you don't serve anyone. Once a child of God stopped on serving the Lord, automatically you are serving another. Pag hindi ka na naglingkod sa Diyos, mayroon ka ng pinaglilingkod ng iba. Kahit ayaw mong maniwala, kahit wala kang kinikilala, akala mo lang wala, pero meron. Meron kang sinasamba kung hindi mo sinasamba ang Panginoon. Pag iniwanan mo na ang Diyos, akala mo wala lang, pero hindi mo alam, sinasamba mo na yung kalaban at yung ibang mga Diyos-Diyosan. Three things this afternoon that would help us decide: as for me and my house, Pastor, we will serve the Lord. And I think it's more for the fathers to say it, for the mothers to say it. But as for me and my house, we will serve the Lord. Sa mga binata, pag magkakasawa ka na, hindi mo pwedeng sa kalawa ng tatay mo, ipag-pray mo lang siya, sharean mo lang siya ng gospel, pero hindi pwede sabihin tayo, maging Christian ka na rin, kundi bubugbugin kita. Wala, hindi pwede. Are you with me? Amen. Ang pangarapin mo ngayon, yung pag nagkasawa ka na, nagkaanak ka na, ako, pag nagkaroon ng pamilya, we will serve the Lord. Amen? Amen. And of course, Joshua, on the verses, binaliwanag niya po yung mga naging problema noong kung una pa lang kay Abraham. Verse number 2, "And Joshua said unto all the people, thus saith the Lord God of Israel, your fathers dwelt on the other side of the flood in old time, even Terah, the father of Abraham, and the father of Nahor, and they served." Hello? They served other gods. Naalala niyo, sabi niya si Abraham, ay tatay ni Truhen, at sila naglikod sa ibang Diyos. That's why the problem was, Abraham should go out from his family. And that was the command of God. Ang sabi ng Panginoon kay Abraham, "Abraham, get thee out of thy country and of thy kindred. Alis ka sa pamilya mo, alis ka sa bayan mo, and I will give you an inheritance out there." And the Bible tells us, Abraham went not knowing whither he went. Umalis si Abraham, hindi niya tapos siya pumunta. But one thing is sure, he has to separate himself from the gods of his fathers. That was the very reason kung bakit pinaiwanan ng Diyos kay Abraham ang kanyang pamilya, ang kanyang syudad, because there is a big problem in the family. Hello, are you with me?
Wow. Number one, the big dilemma or the dilemma in the family. Yung pong problema sa pamilya. What will be the problems of the family when there are so many gods there? Hello? Ano ang pinaka-dilema ng isang pamilya? Kung bakit pinaiwan pa ng Panginoon, pwede namang isama ni Abraham. Sinama niya nga yung tatay niya na matay pa doon sa paglalakbay nila eh. Hello? Ano yung problema? Bakit kailangan ihiwalay si Abraham? Hindi ba't mas magandang sama-sama? May problema mo. Kahit gaano kalaki ang pamilya, kahit gaano kayaman ang pamilya, kahit may sasakyan, kahit maraming hari-harian, pero pag iba-iba kayo ng Diyos, mawawasak yan. Yes, sir. Amen. Mawawasak yan. And God wants you to decide this for me and my house. We will serve the Lord. The dilemma in the family is there are so many gods. They serve other gods and Abraham was serving the true God. You know what's the problem? What will be our problem in the family if we serve so many gods? Hello? Amen. No. Decide today. Decide today. But as for me and my house, we will serve the Lord. And if you will not decide, I tell you, that dilemma will be your problems. Problems upon problems will come when that dilemma stays with your family. Hindi man mo sila sumasamba sa Diyos-Diyosan, tumanggap sila sa Panginoon, pero ginodiyos naman nila iba, pera. Hello? Pagsimulan sa ating pamilya, meron ng tao nagmamahal sa salapi, higit sa pagmamahal sa Diyos. Magkakagulo yan! Yes, sir. Magkakagulo yan! Kaya kailangan maiiwas sila dyan, kailangan maipanalangin sila dyan, sapagkat malaking dilema, pag maraming Diyos-Diyosan sa iyong tahanan, kailangan mong tanggalin kung ano man ang Diyos-Diyosan na yan. And we have power, fathers, I tell you, alam mo kung ano yung nasisimulan ng sambahin ng miyembro ng pamilya. It would not be money, but adik na sa COC. Adik na sa computer, adik na sa internet. Aba, huwag kayo magturuan. Aba, kayo muso. Magulo. Magulo. Magulo pag may ibang Diyos na nasusunod sa pamilya. Magulo pag may ano yung ibig sabihin? What do you do to God? You worship Him. You give time to Him. Pero pag sa pamilya, iba na ang nabibigyan ng panahon. Pag iba na ang paggagastos ang lagi, hindi masamang gumastos, ano po, para sa pamilya. Pero pag mayroon mga anak na tayo, namumupit na, makapag-dota lang. Namumupit na para makapag-COC lang. Hindi na nakakagawa ng project dahil na-addict na sa game. Kapatid, Diyos-Diyos na yan! And once there is another God in the family, it brings problems and problems and problems and it takes away peace out of our life. It takes away unity. Don't let other gods rule in your family. That's the dilemma of the families of today. Amen. Pero nang sinamba, magdidimandahan na yan. Magpapatay na yan. Nakita niyo mo yung nangyari sa Santa Rosa? Sumuko na yung isang suspect. At ang sabi ng isang suspect, inutusan lang daw kasi sila. Binayaran sila ng tag 30,000. Pinatay niya, pagkapasok sa bahay, pinatay niya yung babae. Umakyat siya, nagulat siya, nakuhuman na lang yung babae. At yung kasama niya, naawa siya sa bata, yung kasama niya, pumupok sa ulo ng baby para mamatay. 60,000 pesos. Isang miyembro ng pamilya, hindi mo alam kung iyong asawa. Pero malamang at malamang, lalaki, kung babae, baka may kabit siya at asawa yung babae. Hindi, lalaki at nagbayad. Hindi ko alam. Pero nung una pa lang, yun ang aking sinasabi sa asawa ko na misa pinagpuyatan ko yan, gusto ko makita yung mukha ng babae at saka nung bata. Ano ko na ako, kagwapo ng bata, makakumati. Mas gwapo ko sana ko, cute-cute, pinano sa ulo ng martin yun. Sapagkat may Diyos-Diyosan doon sa pamilya. Walang magagawa talaga ang pera, walang magagawa talaga ang las, walang magagawa talaga ang kalasuan sa pamilya. Mawasakin at mawasakin ito ang buhay mo. Mawasakin at mawasakin ito ang pamilya mo. Kapatid, pero pag may Diyos na nasusunod sa atin, may Bible na nababasa ang ating pamilya, unti-unti tinatanggal ang mga Diyos-Diyos na yan at bibigyan tayo ng pagkakaisa na mapayapa. Pero pag iba-iba na ang Diyos sa pamilya, magigato kayo, computer, maganda. Pero pag yan nagiging Diyos mo na, ang ibig sabihin, tinatablo mo na yung tunay na Diyos para dyan.
Isinahin din ang pamilya ko. What was aking pera? Pera, laro sa computer, hindi lahat ho yan masamang Diyos. Ay, hindi ho lahat yan masamang bagay. Nagiging masama yan pag nagiging Diyos-Diyos na. And that will be the dilemma in our family. When our family have different gods, ikaw gusto mo maglingkod sa Panginoon, yung anak mo ayaw, yung asawa mo ayaw, you pray. Because that is a big dilemma. Makicheck nga yung bata, baka biglang tumakbo sa mga. Pakisabi, Jake, wala daw kung mahayaan ang kanilang mga anak. Mauuna kayo doon sa nagdaanan. Are you with me? The dilemma of the family when there are so many gods. Parents, please be careful. Young people, please be careful. It's hard to have so many gods inside one home. Mahirap. Kaya na si Abraham pinalis eh. O kaya ito, mga young people, basahin niyo ulit, 2 Corinthians 6:14. 2 Corinthians 6:14. Kala niyo, makakaligtas kayo. Masama pa sa preaching eh. 2 Corinthians 6:14. Are you with me? Amen. Be na at equalyo together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? And what concord hath Christ with Belial? Or what part hath he that believeth with an infidel? And what agreement hath the temple of God with idols? For yet the temple of the living God is God that said, I will dwell in them and walk in them and will be their God, they shall be my people. Wherefore come out from among you and be ye separate, said the Lord, touch not the unclean thing, and I will receive you, and will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty. What fellowship hath righteousness with unrighteousness? Be careful with your heart. Be careful. Kailangan yung makakapartner mo sa buhay, parehas mo na Diyos ang sinasamba. Amen. Kasi pag hindi, pag ibang sinasamba niyan, maniwala ka. Hindi, wala naman po kasi siyang religion. Maniwala ka, akala mo lang, pag hindi naglingkod ang tao sa Diyos, tsak, pinaglilingkuran niya ang kalapad ng Diyos, sasambahin niya ng ala. Hello? Amen. Ang babae mo, kakakanin lumalaki. Tama ba? Amen. Nawawala kahit na sobrang ganda pa, nawawala na nawawala ang attraction. Pero pag ang tao na daya ng Diyos ng anak, pasarap ng pasarap kahit ang pahit-pahit. Kaya yung pambili nyo ng pagkatas ng anak ninyo, maibibili talaga ng biryan. Ha? Maging ito kayo, baka makahanap ko kayo, eh, sir, pogi na yan eh, hindi naman pwede yung guwapo yan, hindi naman pa yan. Pag iba ang Diyos niyan kapatid, kamangka! There will be a great dilemma inside the home. Hello? Gusto kasi naman natin yung tunay ng Diyos para naman yung makalaman ni Lord. Alam mo lang yan. Hindi ka nag-grow-grow. Hindi mo nakikita yung mga hindi nakikita. Ha? Nakapokus ka dun sa nakikita mo. Ha? Lagi mo na... What? Ha? Hindi, joke na mo yun. Makakahanap ka rin ang katapang. Sabi nga nila eh, pati yung lublupan ng kalabaw ang katapatay langit. Ha? Hello, are you with me? Then you will come in time if you just wait upon the Lord. Don't, huwag kang sugal mo, sugal mo. Hindi, pastor, masisave din yan. Tingnan nyo, masisave din yan. Eh, pag hindi nasave, oo, naniniwala ko, doon pwedeng maligtas. Eh, paano pag hindi naligtas? Tapos sa sobrang kagwapuhan niyan, mabayero pa lang ako. Ang sakit sa puso. Iba yung mga tipangin, di ba mabayero na kayo? Di ba kayo maging kato kayo? Dapat ligtas! Maganda po kayo ng makakapartner niyo, pati kayong mga lalaki. Pati kayong mga lalaki, huwag lang basta maganda. Yan. Huwag lang basta crush mo, tapos crush ka na rin. Ipag-pray mo naman, Lord, sana yung magiging kapartner ko sa buhay, parehas po kami, Panginoon, ng pananampalataya. Pag Sunday po, hindi kami mag-aaway kung church o pasyalan. Hello? Pag kami po ay nagpapalaki ng anak, hindi na kami mag-aamti kung anong school mag-aaral. Sa Christian school na agad. Yun. And it will be good. Don't start the dilemma in the home. You can prevent it, young people. Habang wala pa, habang hindi.
hindi mo pa naibibigay ang matamis mong oo sa harap ng magkakasal sa inyo. Yung oo pa lang nagsagutan, nangyari na, pero huwag ka, wala pa yung matamis na oo doon sa wedding day. Kaya habang wala mo yung mag-isip-isip na na, mag-pray ka na, oo pa ba talaga ako dito o aatras ka? Hello? Hello? Amen. Come on. Sorry. You don't gamble. Please choose a family that will have no dilemma. Kasi di pag-isipin dilemma, ang hirap pilihan kayo. Di mo alam kung saan talaga, kung dito ba talaga o dyan. Ang sarap kung parehas kayo ng isip. Pag sinabi na, church tayo. Maglilingkod tayo sa Panginoon. Magkakam tayo. Pakam-kam, ano mangyayari dyan? Ang hirap po ng ganon. May batuhan pa, may basahan pa ng text, sa iba yung nababasa mo. Those can be prevented if you will just choose the right person for you, young people. Uh-huh. Hindi ko masamang magpaligaw, lalo na hutong sa mga nakatapos na ng pag-aaral. Amen. Lalo na doon sa, nakatapos na ng pag-aaral natin. Mawawala muna ang sister na yun. Hindi masama! No? Pero sana pag may naliligaw na sa'yo, pag-pray mo, Lord, sana makakilala sa Panginoon ko. Lord, sana po. Oo. Huwag naman yun. Gusto naman ko sa akin, sabi ko sa pananagin. Okay, so ano yung iniligtas mo? Man, ha? You pray that you will really follow the Lord. You pray that He's really a man of God. You pray that He's really a man of the word, a man of faith. Men, you pray that they will be women of faith. You pray that they will be virtuous women. Just be sure that the dilemma is outside. The dilemma is not present. Ano yung dilemma? When there are so many gods. Ano yung parehas nga kayo ligtas, medyo no Diyos naman ay. Pakingatan niyo po sa pamilya natin, kahit ligtas mo, nagkakaroon na ng ibang Diyos. Yung nga, internet, pera, ano ba ba? May sabog pa. Hindi natin alam. Baka may sugar pa din. Baka may kalubuhan pa rin. You pray, Lord, take away these gods in our life. And let it be that you will be our God. Please be our God. Please lead our family. The dilemma of the home, but there are so many gods. That's why Joshua said, but as for me and my house, we will serve the Lord. Mahirap sabihin mo yan, young people. Ha? Mahirap sabihin yan ganyan. Hindi talaga ligtas eh. Kaya mag-pray talaga kayo, ligtas talaga. Faithful talaga sa Panginoon. Amen? Amen. Young people, hello? Amen. Number two. The dilemma in the home, there are so many gods. That's a problem. The difference between the gods. May pagkakaiba po tungkol sa mga Diyos-Diyosan. Hello? Pinakita mo ni Joshua ang kaibahan. These gods have faces, have figures, but no life. Nothing good can they give to those who worship them. Magaganda mo ang forma ng mga Diyos-Diyosan sa Egypt. Unang tingin mo pala parang napaka-powerful. Diba may pagbili ko lang ngayon, Gods of Egypt. Lalo pa nilang ginawa parang animated. Pero talagang magkakaroon ka ng sense of awe when you see these gods. But again, no matter how beautiful the design of these gods were, they were useless and lifeless and can do no good to those who worship them. Hello? Kahit anong kinaahatikan ko ngayon, pag ayan hindi sa Diyos, maniwala ka, walang may tutulot na maganda sa'yo yan. Pupuyatin ka niyan, sisirain niya ng pamilya mo, wawasakin niya ng relasyon yung mag-asawa, tutumihan niya ng iyong pananampalataya, ilalayo ka niya sa katapatan sa Panginoon. Whatever it is today that you are doing outside the will of God and taking away your time for the Lord, that is being a God in your life. You better go away from that. Because that will never do you any good. Kung meron bang bagay po ngayon sa inyong buhay na kinukuha yung panahon nyo sa Diyos at nagiging Diyos nyo na, you better run away from it. Because it is dead. Nothing good will it do. Wala itong maitadagdag na pagpapala sa'yo. Wala itong buhay na maibibigay sa'yo. Hindi kanyang papataliluhin yung mga young people na lalo ito. Pag-addict ka sa game, hindi ka papabubuhin kanyang. Tatanggalin niya ng talino na sa'yo.
remembering the words of the psalmist in Psalm 119. Tingnan niyo po, pag yung tunay na Diyos ang napapagpuyatan, pag yung tunay na Diyos ang nabibigyan ng panahon, tingnan niyo po ang sabi ng Psalm 119, verse 97. Are you there? Diba? Diba pag iba na adik na, wala na sisira na sila, iba sa Panginoon, tingnan niyo po, pag ang tao nagbigay ng pagpupuyat sa salita ng Diyos, iba yun, doon mo mapagkakita ang kaibahan ng buhay ng Diyos at saka ng mga Diyos-Diyosan. Pwede repeat the idols, yung mga sinasamba, sa tunay niyo kung ano pa man yan, or yung pong mga ina-aadikan natin ngayon, yung mga kumumuhan ng kabanalan at atensyon natin sa Diyos, walang may dudulot na maganda. But look at the Word of God. Verse number 97. Oh, how I love thy law! It is my meditation of the day. Thou through thy commandments hath made me wiser than my enemies. For ever with me. Ang mga taong nagpupuyat sa salita ng Diyos, tumatalino. Amen. Hello, ang mga taong nagpupuyat sa COC, nagpupuyat sa games, nagpupuyat sa internet, nakakabobo yan. Ako na nga ho, Pastor, alam ko, nabobobo ko. Nabawasan ako ng devotion, tapos Facebook ang tumagal sa akin, kakapindot ka. Nakakabobo. Nakakabobo. Pero pag bumalik ako sa Bible, nagbasa ulit ako. Aba, nahahasa ako, para kung kutsin yung tumatalim na naman. Yan ang nangyayari sa Kristiyano. Pag lagi, ulitin ko ha, huwag naman mo lagi na, hindi, Joseph, 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 Gino, Diyos mo na yung loko. Wala naman kanya. Hindi naman masama na bumili ka ng magandambag. Hindi naman masama na ikaw naman ay maglibang, maglaro. May nilalaro ko ngayon, Duterte fighting criminals sa Google Play. Pero hindi ko naaating pati yung nilalaro ni David na sabi niya, at last, matutulog na ako, hindi na natulog. Nilalaro ko rin yun! Pero pag nakatatlong din na ako, yung ako namin. Hindi yung limang oras ako, pipindot ako ng pindot. Kapatid! Mabubuo tayo. Hindi man may pornography, mabubuo tayo. Men, remember this. Tatanggalin yan ang tamang pag-iisip sa utak nyo. Women, tatanggalin yan ang tamang pag-iisip sa utak nyo. Bibigyan ka niya ng pantasya na hindi naman totoo. Pepekihin ka niya hanggang sa wawasakin niya ang pagkatao mo, wawasakin niya ang kabanalan mo. You better go away from that and ask God for help. And lean on the Lord. It will destroy. It will destroy the mind. Pabubupuhin ka niyan. Tatanggalin niya ang galing mo. Hindi ka magiging kagamit-gamit. Manghihina ka bilang isang Kristiyano. Mahuhulog ka lang sa isa. Don't let that God take away your faith. Malikos, I want to tell you, once time is given back to the true God, once strength is given back to the true God, once devotion was given back to the true God, once faithfulness, once heart, once love, once affection given back to the true God, the Lord will never spoil you. Hindi ka sisirain ng Panginoon, hindi ka mabubuwang, pwedeng tawalan ka ng iba, pero hindi ka niya sisirain, lalo kang gagaling, lalo kang magiging kagalang-galang, lalo kang pagkakatiwalaan, lalo kang tatamis ang relasyon ng pamilya, lalo kang gaganda ang pangarap mo sa buhay, lalo kang tatas ang antas ng iyong talino. Look, it is my meditation of the day, and I have more understanding than all my teachers, for thy testimonies are my meditation. Verse number 19. I understand more than the ancients, verse 100, because I keep thy precepts. Nobody that spends so much time for the true God will be wasted. You will be renewed. You will be refreshed. You will be a man and woman of dignity. You will be a man and woman of influence. You will be a man and woman with greatness and blessing and usefulness and faith and trust and honesty. That's what the true God can do. Amen. That's what the true God can do. Don't you ever waste time to be so-called gods. They will change you for worse. But once your life will be dedicated again to the true God, that's the big difference. Lord will never waste you. Lord will preserve you. The Lord will parang ang computer ng Pentium. Ewan. Pero ano may pinakamataas na model? Parang ang Core i7. Na tagto 200,000 na laptop. Pero pag ikaw ibang Diyos-Diyosan, parang
Rachel 3. Na pumupan ang Trojan virus. Ang bagal mong kumunik, hindi ka nagiging kagamit-gamit, wala kang dignity. Hindi matatakpan na kahit anong meron tayo, ang kasiraan pag nag-google natin ang buhay natin sa mga maling Diyos Diyosan. Apo. Again, but you're spending your time to the true God. Go to church, you're being faithful, you're knowing Him more in His Word, you're trusting Him more, you're reading His Bible, you're fighting the temptations in life, and you're doing more for Him. You're loving His Word. I tell you, dignity will go higher, integrity will go higher, and your influence will go higher. And again, your light will shine unto men, and they will see your good works, and they will glorify God, which is in heaven. There is a big difference between the gods. So much difference. It could give pleasures. The fake gods, yung mga pagan Diyos-Diyos, would it be idols or such addiction sa buhay? It will give pleasure, but you will be rotten. Pabubulungin ka. Opo. So, nararamdaman mo na yun. Na-addict ko sa Facebook dati. Sakit sa ulo, parang nabubulo, parang nauubos, parang galing. Hindi mo sama mag-Facebook ako, hindi ko maling. Pwede ko mag-Facebook. Kaya lang sana hindi ko yan ang nagtatanggal na ng tayo sa Panginoon. Pwede kong, ano ba, pwede kong mag-Facebook. Pwede kong mag-masquerade, sign ups, ano mo. Pwede rin naman yan. Pero again, you know it. You know it. You know it. You're a child of God? Say amen if you're a child of God. Yeah. Then you know it. If you're a child of God, you know it. Alam mo yan. Alam mo yan. Hindi tayo pwedeng maglawan pag sa sarili lang natin. Alam natin kung talagang ginagamit na ng Diyos o Diablo na gumagamit. And once ang Diablo na gumagamit, sinisira na ang atensyon mo, tinatanggal na ang focus mo sa Panginoon na yung patapatan. Magubulok ka. Magubulok ka. Once you go back, I tell you, para kang tuyot na skin na lalagyan ng maxi-bill at nagbayad ng 30 months o 30 days sa isang air-conditioned room, magbabalat hanggang sa bago ng uli. Kinis at pista na. Wow! Yan ang nagkagawa ng pananampalataya natin sa Diyos. Parang nakakapagod. Pag bumabalik ka sa Panginoon, parang nadaladray ka, pero nagugulat ka unti-unti. Pambihira, nagiging blessing ka na. Amen. Nakakapag-share ka na ng gospel. Amen. Nakakapag-bigay ka na ulit ng tracts. Nakakapag-isip ka na ulit, Lord, itong gagawin ko sa iyo. Panginoon, lalago, you will grow. You will grow. You will Amen. Be rejuvenated and refreshed. Rejuvenated and refreshed. Once you go back to the true God. Again, I remind everyone, the true God is so different from all other gods. Uh-oh. Choose the true God. Amen. Number three, and the last, the decision of choosing the true God. Verse number 15. Joshua 24, verse number 15. Are you there? Say amen. Joshua 24, verse number 15. If you're ready, say amen. 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 And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your father served on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. You need a decision. You need to decide. Ngayon, hindi na kita gagawing Diyos. Dati, nakakatatlong oras ako sa'yo, 1 minute ka lang. Ha? Hindi na kita gagawin, Diyos-Diyosan. Addiction yung sinasabi ko, pagkasalanan, kahit 1 minute, dapat hindi mo bigyan. Opo. Dati, totoo sa akin, tatawagan, 2 minutes na lang. Hindi, dapat 0 course na. Pag alam mong wickedness, pag alam mong kasalanan, tanggalin mo na yan sa'yo. Isuko mo na yan sa Panginoon. And go back to that great God. Fathers, again, you have the power to lead your family to God. Mothers, leaders, leader ka sa bahay, you have the power